All I know is that you need up. All I know is you just need up. All I know is we just need up. All I know is you just need up. So yo, once again, this is Bullet Moto Vlog and welcome back to my channel. This day, ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng oil seal ng ating front shock ng NMAX at ng exact oil na gagamitin para maiwasan natin ang lagotok, saldak, katok, o ano pa man tawag nila sa issue ng ating NMAX. So, let's get started! So yun guys, bago natin baklasin at tanggalin yung langis, kailangan po natin alisan ang langis to. So kailangan po natin tanggalin tong ibabaw para po matanggal natin yung langis or tanggalin dito. Pero pagka po kayo magpapalit ng oil seal, kailangan nyo po talagang alisin to, buo na to. Kayo nandito. So ngayon, bibigyan ko po kayo ng sample na pantanggal. Ito po mahalagang mahalaga at importante. Malaki pong maitutulong ng panikwat na to. So kung makikita nyo, yan, lapit natin. Yan po. Makikita nyo po yung dulo niya ay naka yan. Makikita nyo po yung dulo niya, yan. Naka-hook na parang nakasandok. So, mahalagang mahalaga po ito para matanggal po ninyo yung lock na nandito sa may yung ring lock na nandito sa may gilid na ito. Dito. Alisin po natin to para matanggal. Kailangan nyo po ng nakaganito para po hindi po kayong mahirapan. Honestly, hindi po madali magtanggal ng lock dito. Kung wala po kayong ganito na pang sikwat, pang kuha doon sa may lock, nahihirapan po talaga kayo. Lalo pagka kayo po ay nag-iisa o gagawin nyo talagang DIY dahil kayo pong mag-isa, hindi nyo po talaga makakaya. So doon sa mga nakaraang video ko, pinakita ko po yung paano pagpalit ng oil sa Aerox. Ginamitan ko po siya nito. So ito yung improvise ko lang po ginawa. Na talaga naman pong sa mga baguhan ay malaking tulong itong ginawa natin na modified na tools na to. Wow! So ngayon kung wala naman po talaga kayong ganito at hindi po kayong makagawa ng ganito, pwede po siya na mano-mano, katulad ng gagawin ko, ituturo ko po sa inyo kung paano po yung pagbaklas nang wala pong gamit na ibang tools kundi mano-mano lang po. Ang kailangan nyo lang po na panulak ay yung ganito po. Itutulak po natin ito mula rito at ikakalang natin ito sa ating dibdib. At ito, itutulak po natin ito rito ng ating dibdib hanggang sa lumubog to. At malaking tulong po ang magagawa nito sapagkat ito po yung sisikwat natin dito para matanggal natin yung lock. So, pakikita ko po sa inyo kung paano po yung madaling paraan at kung ano po ang use nito. So, mula po rito, tutulak ko po ng dibdib itong aking tools na to, papasok dito. Tulad po niyan. Yan. So, lulubog po siya. Lalabas po yung ring lock niya na nandito.
So ang purpose nito ay susundutin natin ito, katulad nitong gagawin ko. Yan. Susundutin natin itong lock mula rito gamit itong ating tools na ito. Kaya nakita niya guys, mangat na po siya. Yan. So yan po yung tulong. Ayan po yung tulong nitong ganito. Kung hindi po kayo makakagawa ng ganitong tools, hindi nyo po itong matatanggal. Napakahirap po talagang alisin ng lock na to. So ayan guys. Ayan guys, pagka natanggal natin itong lock na to, aangat na po ito. At matatanggal na po natin siya. Ayan guys, madali natin siya natanggal, no, gamit to. Pero kung wala po kayong ganito na pangtanggal, honestly, hindi nyo po talaga matatanggal siya. Dahil ang hirap po talagang alisin. Iikot lang po siya. Iikot lang po ito, iikot lang po yan dyan. Kung hindi nyo po siya magagamitan ng ganito. Ganun nagiging purpose po kasi nito is, pag iginanyan nyo po, masasandok nyo po siya. Yan. Bali, makukuha nyo po siyang ganyan pataas. Pero kung ito ay diretso lang at flat lang, hindi nyo po yan matatanggal. Iikot lang po yan ng ganun. Iikot. So, kung meron po kayong ganito, hindi nyo po kailangan maging eksperto o maging isang mekaniko. Matatanggal nyo po siya talaga. Kahit po kayo lang. O baguhan lang. So ayan, katulad nito, kailangan po natin tanggalin yung langis na nasa loob para mapalitan natin ng bago. So yung gamit naman po nitong ginawa natin improvise tulad ng ginawa ko noon sa previous video ko. Ito po ay walang ka-effort. Hindi po kayo mahihirapan dahil po hindi po kayo magtutulak pa ng pwersa na nanggagaling doon sa inyong dibdib. Gamit ito. Ito ay higpitan nyo lang po ito dito. Yan, ganyan. Tapos itutulak nyo lang po. Papasok. So, yan guys. Wala pong kahirap-hirap. Simpleng-simple. Kung meron po kayang ma-improvise na gamit na katulad po ng ganito. Oh my God! Wow! Gamit nyo yung may gamit kayo na ganito. Hanapin nyo lang po yung dulo na nandito sa may gilid. Ito. Yan. Yung lock niya. Yan. Yan guys. Itong dulo na yan. Another one. Yan. Isikwatin nyo lang po ito. Another one. Katulad po ng ginawa natin sa una. Isikwatin nyo lang po ito. Tulad dito. I-demo po sa inyo yan. Yan. Kunin nyo lang po itong pinakadulo na yan. Gamit itong tools na to. Malaking bagay po ito guys. Yan. Pagka pinersa nyo po, lalabas po yan. Yan. Yan na po siya. Paikutin nyo lang. Lang effort. Tanggal po siya. Ganun din po yung ginawa natin kanina. So napakalaking tulong po ng ganito. Pitpitin nyo lang po yung dulo niya. At ipak-curve nyo na parang sandok na ganyan.
Ayan, tatanggalan po. At ilinisin na po muna natin to. So yun guys, ibaklas na natin yung isang tubo, yung isang front shock natin. No? Babaklasin natin to. Tuturo ko sa inyo paano pagtanggal nito. So dito kailangan mo rito sa ano na to. Kailangan meron kang mga Allen wrench na ang sukat ay 8. So yan. Tapos ang gagawin mo rito sa may pagka umiikot to at hindi natanggal. Halimbawa, kinihit mo. Higpit. Bigyan lang natin ang kontra. So yan, may ikot siya. Kailangan gawin mo dito sa may loob. Bigyan mo siya ng pangontra dito sa loob ng... Kailangan gamitan mo siya ng pangontra. Dito kasi sa NMAX, ang sukat ng Allen wrench niya rito ay 14. So ito ay 10 kapos. So nag-improvise lang ako rito ng pangontra. So yan, sumakto naman siya. So yun ang gagawin natin dito, kukontrain natin ito sa loob. Tapos, nasa na din. So sa mga Mio, ang alam ko ay just lang ang ano, ang tornilyo sa loob. So dito sa NMAX, laki siya. Yan. So yan, na ihit na natin. Ayan, mauugot na natin to mula rito sa loob. Yan, ito yung loob niya. Lilinisin na lang natin siya uli para mamaya pagka binalik natin malinis. So guys, dahil ito lang yung sira na oil seal natin. So ito na lang muna ang papalitan natin. So ang pagtanggal nito ay sisikwatin mo lang tong pinaka rubber na protect. Ito, tanggal siya. Ito yung rubber na nagpo-protect sa kanya ng para hindi pasukin ng dumi. So guys, meron siya rito yung lock uli. Yan. So yan guys, oh. Meron siya rito uling lock na ito, madali lang ito tanggalin dahil ito, oh, para siyang nakakorona. So sisipatin mo lang uli yan dito. Hanapin mo lang uli yung dulo. Yan, katulad yan. Kuha natin agad yung dulo. Para lang siyang corona o iba tawag sa ganitong klaseng. So yan.
Ito lang yung aalisin natin. Tapos lalabas na sa kanya itong oil seal. Ang gagawin mo rito, sisikwatin mo lang din para lumabas. Guys, pero maangat na siya, no? Medyo matigas lang. Alalayan lang natin para hindi siya tuluyan na mawara. Para makuha natin ang buo. So, gagamitin din natin siya mamaya pagka naglagay tayo ng bagong oil seal. Papantulak natin siya. Tanggal na natin. Dadaan-daanin mo lang siya para hindi siya masira. Gagamitin natin ito mamaya pag nagkabit tayo ng bagong oil seal. Gagawin natin siyang panulak. Ilinisin muna natin para pag ilagyan natin ng bagong langis, malinis yan. So ayan guys, lagyan natin yung bago nating oil seal. So ang lagay nito guys ay paganito. Ayan. Ito yung nasa ibabaw. Itong may number. Ayan. May mga number dito. Ito yung nasa ibabaw. At itong wala, ito yung nasa ilalim. Ayan. Para hindi kayo malito, magkapalit. Magkamali ng paglagay. Itong may number, nasa ibabaw. So, pag ganyan ang lagay. At itong nasa ilalim, itong wala. Lalagyan natin ng langis para pampadulas, para mabilis natin siya na ilagay. So, ganyan lang yung gagawin niya, guys. Tapos, itong pinagtanggalan natin na luma, ito yung panunulak natin. Ayan. Pupukpukin niyo lang ng rubber para hindi siya masugatan. So, ayan guys, nakapasok na. Lalagyan na natin itong kanyang lock. Napakadali lang ilagay nito. Hindi kayo magkakamali.
medyo natin nila na konti para medyo may laban. Ayan. Ilagay na natin. Ayan. O, ganun lang kasimple, guys. Babalik na natin yung tubo sa loob. Ayan guys, balik na natin tong inner tube niya dito. So ito, tatlong part ito. Ayan guys, tatlong part yan. Itong spring tsaka ito. Tsaka ito. Ayan. So ang pagpapasok nito, unahin mo muna ito. Dito sa gitna. Ayan. Ayan. Tapos ito dito to. Ayan. Tsaka kasi yung magkakontra dito sa may pinaka dulo niya. Ito yung lagayan ng tornilyo. So yeah, pasok na natin para makita nyo guys. Ayan. Tapos ito yung tornilyo. Babalik na natin. So guys, kailangan ano, lagyan nyo siya ng liquid gasket. Ayan. Para in case na may singaw o wala yung leak, hindi nyo man maigpitan, pero better igpitan nyo na lang yung gusto. Pero optional lang yan kung meron kayo. Kung wala naman, pwede naman. Pwede na lang natin ulit. Tapos yun sa may loob. Try na lang uli natin para sa dulo, sa gitna. Para pag inigpitan nyo, hindi siya iikot. Pitan nyo lang para hindi siya mag-leak. Yan. Okay na guys, maigpit na. And so guys, lagyan na natin siya ng langis. So guys, ang ilalagay natin na exact amount sa kanya, pwede kang maglagay tulad yan, 60 ml lang ang ating sukat dito, no? Ayan. 60 ml.
So pwede ka maglagay ng 60 hanggang 70, depende sa bigat mo at saka yung viscosity na ilalagay mo yung lapot. Pwede yung nasa 20 to 30. So yan, ito yung lalagay natin ngayon dahil ito yung sukatan na nakuha natin. So 60 ml, pinasobra ako lang ng konti. Ito yung ilalagay ko, saktong sakto lang sa akin to kahit na may angkas ako. Ayan, iwas tukod po yan, walang lagatok, walang katok, walang saldak, basta ganyan po. Huwag po kayong bababa dyan ng 50 dahil dun po yung nagkakaroon ng muuntog, sumasagad. So 60 pataas hanggang 70, depende po sa bigat ng riders o kung madalas po kayo nag-aangkas. So guys, yung pagkabit nito, no, baka magkabaliktad kayo. Ito po ang nasa ibabaw. Ito, ito yung may space. Kasi ito yung ilalim, yung may oil seal. Yan. Ito ibabaw, ito yung ilalim. So pag ganyan po. Lagay na natin tong ring lock niya. Madali lang to ikabit. Tutulak lang natin to ng itong una natin, screwdriver. At magkabilang kanto. Yan. Okay na siya, na ikabit na natin. Re-release na lang natin. Ayun guys, pwede na rin yung ikabit tulad ng ginawa natin kung paano natin paano natin tinanggal nung una. So kaya ko lang ginamitan ito para mapakita ko sa inyo yung tamang ano nito, yung pace nito kung saan nakaharap yung una saka yung pang ilalim saka yung itaas. Guys, okay na siya. Saktong-sakto lang yung laro nung ano niya. Ayan guys. Ay, kapit na natin. Ayan na siya. Kahit anong gawin natin na saltak yan, hindi na yung tutukod. Okay na siya.